kakainin po ang mga suki. Today is January 10. Customer natin, Aerox V1. Siyempre, ang gagawin natin dito yung common issue ng Aerox, error 12 prevention. Pakita natin yung owner. Sir, good morning, sir. Good morning, sir. Ano po pangalan, sir? Chok. Ano sa aplido? Togo? Narido. Chok lang, sir. Chok nga, sir. Chok. Palayo, sir. Ano, sir? Oo. Taga saan po? Taga San Jose del Monte, Bulacan. Yun. First time dito na, sir, no po? Opo. Saan po nalaman shop namin, sir? Sa Facebook. Kasi nag-search ako about error 12 prevention. Ito yung maraming reviews yung nakikita. Ah, so yun. Ayos na, sir. May bago kaming style ng pag-ano eh. Prevention, naka MC4. Nakita ko nga ako, MC4. Yun. So, tatay natin. Yung motor na, sir, may sunog na isakit na, sir. Opo, yun. Pero, sir, namatay na ba ito na tumirik na dito? Na. Pati nga nabubuhay na. Mas matang. Oo nga, sir. Baka lumala, sir. Baka may shoutout, sir. Hindi, wala. Oo, wala mo na, wala. Sir, thank you, sir. Chok. Thank you. Pakita natin yung motor na, sir. Ano ito, sir? Repaint, sir? Oo, repaint. Wala ko palit ka. Ito ka kapit natin kay sir, oh. MC4 na sa akin. Pero gagamitan natin ng crimper. So, mas matibay yung pagkaka-crimp nito. Kasi ito, kailangan talaga ito may crimper, hindi pwede rito yung ipitin mo ng applies or long nose. Kasi yung makina ng motor, nagbabibrate. Hindi ka mukha sa, pang solar po kasi ito, pang solar panel. Solar panel, steady lang naman siya eh. Hindi siya talaga luluwag sa motor kasi nagbabibrate na ganyan. So katagalan, pagka pinais lang, lumuluwag. Minsan nag-error 12 pa din. Pakita natin yung sakit. Yung sakit nito, sunog na oh. Totoo talaga yung issue ng Aerox. Ayun, kitang-kita na rito. Oh. Ayun natin yung dalawang itim. Close up natin. Ano? So, pag mga ganyan, yung sakit talaga nito, ditanggal to eh. Natatanggal niya yung, napapaghiwalay. Kumbaga, nahuhugot siya. Pagka mga ganyan sunog na yan, hindi na yung mahuhugot. Mahirap na siyang paghiwalayin. Kasi nagdikit na, natunaw na yung plastic. So, malamang ito gagamitan ng Dremel para matanggal lang yung pinakasakit na yun. Ayan, kaya maganda, prevention talaga, unahan nyo na. Yun. Para naman, madaling gawin. Saka, minsan kasi may nadadamay na yung problema pagka hindi agad na agapan yung error 12. May ibang nasusunog, pwede masira stator, kasi gumagapang yung sunog yan eh. Pwede madamage yung main harness or worse yung ECU. So, malaking gastos. Nag-error 12 na to, ito yung sakit nyo, dinurog niya namin kasi hindi na makukuha ng buo. Ito yung sakit dito. Kasi ito yung mga terminal, mga durog, mga sunog na rin, ayun o. Hindi kita. Ayun. Yun. Sino siya puti? So, ang gagawin natin, ito yung bagong error 12 prevention natin. Yung ginagamitan ng MC4, ito. Ito yung ginagamit sa solar. Waterproof to kasi may mga o-ring. Tapos may goma sa loob. Saka babalutan natin ito ng shrinkable tube. Isa-isa, so para waterproof talaga. Kailangan pa nagaganto kayo, meron kayong crimper, ito. Para siguradong ipit na ipit yung terminal niya. Papakita natin paano mag-ganito. Kasi pagka yung terminal na ganito, inibit mo lang ng pliers or long nose. Bumibitaw din. So, mas maganda talaga naka-crimper. Papakita natin ha. Kaya ayaw natin gumamit dati ng MC4. Wala akong crimper eh. Sayang lang trabaho. So, una natin gagawin. Babalutan natin ng shrinkable tube ito. Para tumabataba pa yung wire. Yung pula, babalutan pa rin natin. Lalagyan natin number 6. So, ayan. Lalagyan natin ito. Ayan. Putok mo lang, ha? Kasi kailangan nakikita rin ako minsan. Nakita. Yan, tapos i-hit dyan. Hindi nakita dyan. Nag-alinta light dyan. Ito, pinalo ko na. Narado ko na yan, eh.
Ako lang sabi talaga, video ko. Bakit? Yan, medyo sumus. Medyo sa camera. Yan, sinisame lang natin si Jojo at si Mark kasi bago lang ito eh. Ayan. Kailangan ganito ka naman naka-expose para kagat na kagat. Ito na ngayon yun. Yung terminal ayan yun yun. Kita ba dyan? Kailangan meron kayong crimper. MC4 crimper. Tingnan mo baka hindi mo lang ito sa bako. Ayan o. Up na yung meeting siya o. Tingnan nyo yung ano. Utosan ko. Ay, kumbaga, sumara. Yung mga wire na ito, hindi pwede magkapalit-palit. May kulay-kulay yan. Kung magkapalit-palit yan, di andal. Ayan, at pipigay na natin. Pakita natin muna. Ito yung unang piga. Tingnan yun, close-up mo, close-up. Yan o, iba yung naka-crimper talaga. Nakaipit siya ng parang pag-ano mo. A heart. Tapos ulitin natin para double lang. So yan, matibay na yan. Masiugay niya, tingnan yun. Hindi mihiwala yung ugaan niya. Kasi naka-flyers lang yung umuuga. So eto pa, kay crimper ulitin natin. Ayan, kada daldal may nakakalimutan. Dapat pala mga suki, mag-asa na tayo ng isang crimper na gano'n. Kada daldal eh. Ito kasi si Mark, dapat nakapasok na to. Di ba nakakabit? Nakakabit? Ay, hindi ano. Asya. Asya pala, suki, Asya. Kailangan nakakabit to, ayan. Ano ba ito? Dalawa mo na. Ah, talino talaga ni yan eh. Pala ko kada dalda sa mablay eh. Pwede naman pala we. Practice lang kasi yun. Kasi nga mga suki, bago lang to. Kaka-enroll ko lang saan eh. Sa welding shop. So yan. Ngayon. Ito yung kaasawa niyan. Papasok niya rito. Matitay mapagtawa na sila. Nakakalimutan. Hindi pala na, pwede pala ganun. Hindi mo kasi ko sa Lariste. Ayun o. Pakita natin, may mga goma yun eh. Kasi mga halo. Ayun o, may mga orange siya o. So dito. So sa kabilang side ang gagamitin lang isa pa dito. Makita. Maigsi pa, maigsi. So ang kagandahan nito, pwede niyo uling alisin yung ano. Kung gagawin niyo yung makina, lulugan lang to. Pwede na ulit. Mixing. Ay, mahaba. Yun. Nagusad lang pa uli. Siyempre. Masok na natin ito. Mas eto ulit.
Narito mag-seminar ka, hindi mo alam to. Ako nga naturo sa inyo yan eh. Ikaw na ako. Nabiga akong bata. Hawakan ko yan. Hawakan ko ng sipong ko yan. So ayan mga suki, oh, naka-cramper na naman, no? Maski maglambitin si Unguil yan. Matiba yan. Nakapit na natin ulit, oh. Kasi kapag na. Yan, parang sobra. Ayan, pause mo muna. Ano lang, ano muna ba? 8 minutes na ba? Oo. Ah. Ayan, video naman natin mamaya sa kabilang side naman. So, ito na itsura nyo. Tapos may string cable tube yan, number 20. So, lahat yan nakabalot isa-isa.